Mga kapuso, hindi po bababa sa 87 Pilipino sa Sudan ang humihiling na ilikas o i-repatriate sila ayon sa Department of Foreign Affairs. Kasunod ito ng mga tumitinding bakbakan ng dalawang paksyon ng militar sa Khartoum na kabisera ng bansa. Sa panayam ng unang balita kay DFA Undersecretary for Migrant Affairs Eduardo Jose de Vega, sinabi niyang inabisuhan na ang mga Pinoy roon na huwag munang lumabas sa kanilang bahay para na rin sa kanilang seguridad. Batay sa kanilang tala, may 400 Pilipino sa Sudan. Inaasikaso na rin sila ng embahada. Delikado din po kami dito kasi hindi po namin alam yung ano ng mga ano po ng tangke. Yung tira po ng tangke, saka yung tira po ng jet. Mm-hmm. Kasi kung saan-saan na po tumatama eh. Mm-hmm. Marami na rin pong bahay na wasak po dito, gawa po ng mga bombahan po nila. Nagalap silang paraan ni Honorary Consul Tarik para magpadala ng pagkain sa kanila. No? Kasi yung nga yung payo na maiwan sa bahay pero syempre mauubusan din yung... Ito lang ay kita ko. Ayon sa kwento ng ilang Pinoy na aking nakapanayam, pagkain at tubig ang pangunahing kailangan nila. Kanya-kanyang diskarte na lang muna sila para maitawid ang bawat araw sa gitna ng gulo. Sa ngayon, pwedeng makontak ang Philippine Embassy sa Egypt sa kanilang official social media sites at numbers. Inaalam na ng PNP Anti-Cybercrime Group kung nakompromiso ang records ng mahigit 1 milyon nilang empleyado at aplikante. Ayon kay PNP ACG Director Brigadier General Sidney Hernia, nagsasagawa pa rin sila ng vulnerability assessment at penetration testing. Humingi na rin sila ng kumpletong access log sa PNP Recruitment and Selection Service. Yan ay matapos iulat ng cybersecurity researcher na vpnmentor.com na nag-leak umano ang ilang mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, transcript of records, diploma, pasaporte at IDs ng mga pulis. Pati na fingerprint scans, pirma at mga dokumento mula po sa NBI, BIR at CSC. Pinangangabahan magamit ang mga impormasyong ito sa pag-blackmail, identity theft at iba pang illegal na aktibidad. Sa Lawag, Ilocos Norte, naglalakihang tilapia ang sumulpot mula sa isang irrigation canal. Aabot daw sa mahigit 20 kilo ang pinaghatian ng mga residente. Meron pang ilang native na hito at maliliit na hipon. Ayon sa mga residente, madalas daw silang makahuli ng ganyang kalalaking tilapia tuwing natutuyot ang irrigation canal. Pasintabi po sa mga kumakain, inatake ng giant earthworms ang maligkong rice terraces sa Bontoc Mountain Province. Gumuho ang stone wall ng rice terraces at nasira rin po ang mga pananim. Nakararanas din ng tagtuyot doon. Patuloy rin ang pagtaas ng o pagtagas ng tubig mula sa mga butas na nililikha ng mga earthworms. Ayon sa Department of Agriculture Cordillera Administrative Region, epekto ang mga ito ng tag-init. Magandang balita naman tayo sa sports. Kampyon sa 2023 Australian Masters US Kids Golf ang Pinay young golfer na si Celine Abalos. Ginanap po yan sa Lovedale, Australia. Tinalo niya ang apat na strokes ang dalawang pambato ng host country sa Girls 13 to 14 Years Division. Si Celine ay anak ni DILG Secretary Benher Abalos. Second place naman ang Pinay ring si Camila Del Mundo sa 8 under and under category. Congratulations! Mahigit 500 persons deprived of liberty ang pinalaya ngayong pong umaga. Ang detalye po tayo niyan mula naman kay Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, umabot sa 580 na persons deprived of liberty o PDL ang mapalaya ngayong araw. 168 sa mga ito
Connie ay manggagaling dito mismo sa New Bilibid Prison. Kaninang umaga ay pinangunahan mismo ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagpapalaya sa kanila. Karamihan sa mga ito ay mga nakapagtapos na ng kanilang hatol. Yung iba naman ay nabigyan ng parol o di kaya naman ay napawalang sala. Bawat lumayang PDL ay nakatanggap ng Certificate of Discharge from Prison, grooming kit at pamasahe. Ang hakbang na ito na mas mapabilis ang pagpapalaya sa mga PDL na tapos na ang sentensya ay bahagi pa rin ng hakbang ng pamunuan ng DOJ na madecongest ang mga kulungan. Ayon kay DOJ Secretary, target nilang dagdagan pa ang bilang ng mga mapapalaya sa mga susunod na buwan. Samantala, masaya namang ibinalita ni Bucor Director General na naipakita na niya sa Pangulo ang kanilang 5-year development plan sa Bucor. Kabilang dito ang planong maging regional na ang mga piitan by 2027. Sa Iwahig nga daw, patapos na ang ginagawang 10-hectare facility kung saan kaya daw nila maglipat ng mahigit 2,000 PDL sa taong ito. Kasama rin sa plano ang pagpapasara ng NBP para gawing Bucor Global City na maihahambing sa BGC. Magsisilbi rin daw itong government center at magkakaroon pa ng socialized housing para sa mga kawani ng Bucor. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Napinsala ng pesteng tinatawag na brown plant hopper ang ilang palayan sa bayan ng Siruma, Camarines Sur. Ayon sa ilang magsasaka, malapit na sana silang mag-ani ng palay nang biglang umatake ang mga peste. Sa taya ng Department of Agriculture sa Bicol, mahigit 50 hektarya ng palayan ang apektuhan. Nagbigay ng DA ng insecticide sa mga apektadong magsasaka. Pinag-aaralan din nila ang dahilan ng paglabas ng peste. Paalala rin nila kapag may mapansin ganitong peste sa mga tanim na palay, agad ipaalam sa ahensya para masolusyonan. Hindi pa rin po natatanggal ang nadiskaril na tren ng Philippine National Railway sa Makati. Ang isa sa mga iniingatan ng mga otoridad, ang mga riles na baka masira ng heavy equipment. Ang mainit na balita, hatid ni Bam Alegre. Bahagya pa rin nakatagilid ang nadiskaril na tren ng Philippine National Railway sa Makati City. Kahapon pa ng madaling araw, nakapwesto ang mga heavy equipment tulad ng crane. Ito sana ang hihila sa nadiskaril na tren. Ang pangamba ng mga inhinyero, baka masira naman ang mga riles na madaraanan ng crane. Kaya ang diskarte tuloy ng mga PNR personnel, tambakan muna ng graba at buhangin ang bahagi ng riles na daraanan ng mga heavy equipment. Pasado alas 4 na madaling araw kanina, nailapit na ang crane sa nadiskaril na tren. Kinalas at natanggal na rin ang mga bagon. Ang plan A sana ng PNR ay gamitin yung kanilang mga rerailment equipment kasama yung mga kawani ng LRT at MRT. Pero matapos ang apat na subok, hindi ito umubra. Kaya ito ang susubukan nila ngayon. Lalagyan nila ng makeshift na riles dito sa ilalim at saka ito hihilahin pataas. Ang plan B ngayon ay nakikita po ninyo ang paggamit po natin ng crane. Hindi po natin nagamit kagad kagabi po kasi ang nangyari po, gamit po natin ang backhoe, pinatag muna natin ng graba at saka buhangin yung dadaanan po ng crane para hindi naman yung crane ang babaon. Ito po yung ulo, no? Ahawakan po ng crane dito, iangat po dito. Pagkatapos itong puwet naman po, naka-jack po ito, iskid po nila, iskid ang tawag po. Dito po, imbis na dito natin dadalhin, dito po natin dadalhin kasi mas maliwanag po na ang riles dito. Oras na maisaayos na muli ang tumagilid na tren, dadalhin ito pabalik sa depot. Pero hindi pa kaagad may babalik sa normal ang buong biyahe ng PNR dahil titiyakin muna ang kalidad ng mga apektadong riles at magsasagawa ng test run. Sa ngayon, may biyahe naman ang PNR sa mga piling ruta lamang. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, isang linggo na lang bago ang deadline ng SIM card registration. Kaya inilam namin kung nakapagparehistro na ba ang mga netizen. Nakapagparehistro na raw si Lance Ventura. Mahirap daw pag inabutan ng deadline at baka ma-deactivate pa ang kanyang SIM. Si Jailani Kerkaye naman, hindi pa raw nakapagparegister. Hindi raw tinatanggap ang kanyang valid ID, kaya paulit-ulit siya sa registration process. Kahit naman may agam-agam si Anthony Partible na baka mag-leak ang personal information niya, nakapagparehistro na raw siya. Mahirap daw kung biglang ma-block ang number na kanyang ginagamit. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM sa Facebook page ng Balitang Hali.
confident sa kanyang body ang Mean Girls actress na si Rachel McAdams. Sa photoshoot ng isang magazine, nag-post siya, nakita ang kanyang underarm hair. Sabi ni Rachel, "This is my body." Dagdag pa niya, magkakaiba naman daw ang best at healthy body ng mga tao. Excited nang bumisita sa Pilipinas si Miss Universe 2022 Arbony Gabriel. Isa kasi siya sa mga special guest ng Miss Universe Philippines 2023 Coronation Night sa May 13. Nauna nang sinabi ni Arbony noong Pebrero na gusto niyang makabalik sa Pilipinas. 2018 pa raw kasi siya huling nakabisita rito. Si Arbony ang kauna-unahang Filipino-American na nanalo sa Miss Universe. Namayapa na ang K-pop star na si Moonbin ng boy band The Astro sa edad na 25. Kinumpirma yan ang kanyang music label. Ayon sa pulisya, nakita siyang unresponsive sa kanyang apartment sa Seoul. Nakiramay naman ang kanyang fans. Nag-trend pa sa Twitter ang Astro Moonbin at Rest in Paradise. Nito lang March 25, nasa Pilipinas si Moonbin para sa kanilang diffusion concert ni Sanha. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makakausap po natin live si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Congressman Teves, magandang umaga sa inyo. Good morning. Opo, are you at liberty po para sabihin kung saan kayo ngayon? Sorry. Okay. Unang tanong po, tanong na marami, babalik po ba kayo sa bansa? When it is safe enough. Eh ngayon, mas lalo akong kinakabahan dahil meron na naman akong info na sa mata pala ng karamihan ng ano dyan, guilty na pala ako. So, hindi dapat ganun. Bakit? Paano ako naging guilty? Mm-hmm. Paano nyo po ma-assess kung it's safe enough? Sino po mag-assess nun? Ako, syempre, ganito nga, kung fair yung trial, okay. Sabay, ngayon na mayroon akong nabalitaan na guilty na, ano na pala, tumbok na pala nila ako as guilty. Ako na daw talaga yung may kasalanan dun sa pangyayari sa Negros Oriental. Mm-hmm. Paano naman ako naging guilty na tinuro lang nila ako pagkatapos ng krimen? Mm-hmm. Dapat kasi tiningnan muna lahat ng anggulo, nagsiyasat muna, 'di ba? Dapat ebidensya muna bago ka magturo ng suspect. Ngayon kasi baliktad eh. Ginawa na nila akong guilty, naniwala na yung mga sino diyan, matataas na opisyal na ako na yung guilty. So kailangan nila ngayon buuhin yung investigation para tumumbok sa akin. Mm-hmm. Baliktad, 'di ba? For the record, Congressman, may kinalaman po ba kayo sa pagkamatay ni Governor Degamo? Wala. Ganito kasi yan, di ba? Pag may krimen, ano yung motibo? Ano namang mapapala ako sa kanya? Di ba? Mm-hmm. Wala akong hindi na makakaupo kapatid ko. Wala. It's nothing for us. Mm-hmm. Ano po masasabi niyo sa sinabi ni Justice Secretary Remulla na yung mga aktibidad na nagdulot ng pagpaslang daw kay Governor Degamo ay pasok sa anti-terror law? Ano pong reaction niyo roon? Well, sa tingin ko hindi eh, dahil yung anti-terror law, ginawa yun, di ba? Pag gumawa ka ng batas, there is an intention for the law. Mm-hmm. Ginawa yun para sa extremist groups. So, paano ako napasok doon? Mm-hmm. Hindi naman ako grupo, tao lang ako. At isa pa, wala pa nga akong kasalanan na may pruweba. Sa mga ngayon, gagawin na nila akong terorista. Mm-hmm. Ginagamit lang nila yung batas para mapilitan nila akong mapauwi at mapatay. Ganito kasi yan eh. Alam ko na yung ano eh, kung mapakulong nila ako or mapatay, magmumukhang ano, di ba? It will show strength. Magmumukhang malakas yung mga ano nakayari sa akin. Mm-hmm. So syempre, magkakaroon sila ng parang semblance of leadership. Ang semblance yung, di ba? They will
magiging ano sila, mukhang strong leader. Huwag naman sana at my expense. Congressman Tebes, pag, pag sinabi niyong sila, sino po yung sila na binabanggit po ninyo? Yung mga, malalabel kasi ako dito eh. Mm-hmm. Kung sa Senado lang to nagsalita na ako, di ba? Dahil privilege communication. Mm-hmm. Dito malalabel ako pag nagpangalan ako eh. Nabanggit niyo pero po yung Senate hearing. Pero alam nila kung sino sila. Opo, nabanggit niyo po yung Senate hearing. Meron po ba kayong babanggitin dapat na doon na bago, na bagong impormasyon na makakatulong sa kaso? Marami sana. Inimbitahan nila ako. Sabay, bigla naman nila akong hindi sinama dahil lang sa reklamo ni Johnny Digamo. Di ba? So, wala. Mm-hmm. Kanina pala gusto kong klaruhin. Uh-huh. Sinabi na sinabi ko daw unfair yung Senate hearing. Hindi ko sinabing unfair yung Senate hearing. Mm-hmm. Ang sinabi kong hindi fair yung justice system. Okay. When I say hindi fair yung justice system, di ba naalala nyo yung anak ni Boying Remulla, ang bilis-bilis na pawalang sala. Mm-hmm. Wala man lang tayo nakitang mag-shot. News blackout pa, sabay biglang wala ng sala. Ngayon, baliktad sa akin. Ang bilis ko naging nagkasala. Mm-hmm. Saan yung fairness doon? It's not just unfair to me, it's unfair to the people of the Philippines. Dahil yung mga kaso naman, parating people of the Philippines versus, di ba? So parang niloloko natin yung tao. Yung halatang may sala, walang sala kaagad. Yung wala pang ebidensya, may sala na kaagad. Mm-hmm. Congressman, so, Congressman, isinasangkot din po kayo sa isabong. Sa pagdinig ng Senado kahapon, isang NBI official na nagkwento tungkol sa mga involvement nyo sa isabong. Ano pong masasabi nyo rito? Sinabi ko na kanina, yung isabong, isa ako sa mga unang nakadevelop yan. Pero hindi ibig sabihin, na, nung tinesting namin yan dati, na gambling yon. Mm-hmm. Because yung mga laro naman sa telepono or online, hindi naman lahat yun pera, di ba? Yung iba credits lang, yung iba gems lang, yung iba token lang. Kung pera na ginamit mo, gambling na yon. Mm-hmm. Pero kung tokens lang, credits, hindi naman pera yon. Nung tinitesting namin yon, credits lang eh, or tokens, di ba? Para lang matesting yung sistema. At sa totoo lang, wala namang batas yung isabong talaga. Mm-hmm. Dumara, kanina, nabanggit ng NBI, di ba, na pumunta daw ako doon. Mm-hmm. May video siya. O, totoo, pumunta ako doon. But I went there in aid of legislation. Mm-hmm. Ang binabanggit nyo po, para malagay lang sa konteksto, na sinasabi ng NBI na pinagbantaan nyo sila nung matapos yung isang raid sa isabong. Sana may recording siya. Mm-hmm. Kaya ito rin yung sinabi ko kanina sa interview ko kay Ma'am Khalid. Andali magbintang eh. Mm-hmm. Ang dali magbintang, lagyan nyo ng ebidensya. Kung meron siyang recording na pinagbantaan ko siya, i-play niya. Mm-hmm. I went there in aid of legislation. Bakit in aid of... ito nga. Dahil nga sa walang legislation, kaya sila natalo sa kaso, di ba? Meron silang hinuli, kinasuha nila, sila pa yung natalo. Mm-hmm. Because sa totoo lang, tama yung fiscal or judge ba yun? Hindi ka pwede magkaso ng anything na walang batas na backup. Because anong kasalanan niya if you wala kang batas na nilabag, di ba? Congressman, kaya I went there in aid of execution. Opo, nabanggit nyo yung presentation ng evidence. Hindi ba sa korte ang tamang lugar para magpresent ng evidence? Haharapin nyo po ba yung mga kaso nyo sa korte? Of course, dapat eh. Dapat, pag sa korte kasi, harapin mo talaga. Pero kahit sa Senate, parang kahapon, may nagsabi na inagaw ni Kong Arnie yung lupa, lupa namin yun. Dapat doon, tinanong ka agad doon ng sino man doon or si chairman ba na sa'yo pa lang yung lupa, patingin nga ng papel mo. Di ba? Mm-hmm. Nasaktan nga ako ng konti. There were side comments about me based on hearsay. Sabay may side comments na agad. Di ba, nananakot si Kong Arnie Tevez doon sa inyo. Hearsay naman yun eh. Mm-hmm. Dapat may ebidensya. Sabay, dapat rin i-assess natin yung quality ng resource persons. May isang resource person doon, addict pala. Nagsyashabu. Sabay, ginawa mong resource person. Mm-hmm. Para isa lagay pa, po, may again, rule sa... Again, para po malagay sa konteksto, yung allegation ni Mayor Janice Degamo na kinatatakutan kayo sa Negros Oriental at sinisisi sa inyo yung ilang pagpatay ron. Yun po yung binabanggit ninyo.
okay, yung kinakatakutan, ganun lang kasimple yan. Kung kinakatakutan ako, bakit ang dami nagpapapicture sa akin kung nag-iikot ako sa mall, sa labas, kahit sa golf course? Nag-aagawan ngayong tao magpapicture sa akin, sabay, lalapit ka ba sa taong kinakatakutan mo? Hindi, di ba? Hmm. Bakit ang dami kong followers sa social media? Kung balikan kinakatakutan akong tao. Balikan ko po yung sinabi niyo na paharapin niyo yung inyong mga kaso sa korte at doon yung tamang lugar para ipresenta yung ebidensya. Pero hindi ho ba kasama sa prosesong ito yung pag-put niyo under the court's jurisdiction? Ibig sabihin, pagsuko niyo dahil meron po kayong kinakaharap na kaso. Kaya nga merong abogado because, di ba, ang yung lawyer mo ay kaya nga tinatawag na representation. Siya yung ang magre-representa sa'yo. Sana lang wag nila majikin, labasan nila ako ng kung ano-ano dyan, warat or what, na wala naman talaga akong kasalanan. Again, dapat unahin natin yung pagsisiyasat bago ang pagtuturo. Matanong na rin ko po kayo, ano po yung connection nyo kay Marvin Miranda? Sa totoo lang, dati kong bodyguard yan, pero matagal na kami hindi nagustuhan. Matagal lang umalis sa akin yan eh. Kaya nga, kanina tinanong ako, nag-usap daw kami, may video daw. Sabi ko, ha? Kung may video sila, di dapat nilabas nila, di ba? Again, ang dali magturo. Congressman, kailan po kayo huli nag-usap ng kapatid nyo na si Pride Henry Teves? Few weeks or few days back. I don't remember. Okay. Why? Ibinunyag po kasi kahapon ni Senator Bato de la Rosa na may tumawag daw ang mga Gokongwei kay dating Pangulong Duterte at sinabing ginigipit daw sila ng mga Teves na isuko yung lupang binili nila noon. Reaction niyo lang po dito. Okay. Panoorin niyo yung video, di ba? Sinabi ni Sen Bato na kinausap siya ng mga Gokongwei, mayor pa si Duterte, correct? Ang totoo nun, kinausap siya ng mga Gokongwei, presidente na siya. Tumawag pa nga si Bongo sa akin nun eh. Okay. Nag-ring yung telepono ko, Office of the President. So, paano maging mayor siya kung presidente na siya nung tumawag siya sa akin? Because yung pangyayaring yun, nabili namin yung sugar mill. I mean, nabili ng nila, hindi pala ako, nabili ng pamilya ko yung sugar mill at mga partner nung presidente na si Duterte. Paano mo gigipitin yung taong ganung yaman, ganung kalakas? Hindi naman ako pwede manggipit, di ba? Of course, aware po kayo ng tawag din kay President Duterte ay mayor, hindi ho ba? Hindi. Klarong-klaro yung video ni... i-replay nyo yung video ni Senator Bato yung sinabi niya. Hindi ko sinisiraan si Senator Bato ko. Mabait yan, kaibigan ko yan. Sabi niya, sabi daw ni Duterte, sayang lang dahil yung tinawagan ako ni Gokongwei, mayor pa ako. Sana akong presidente na ako, meron akong nagawa. Again, gusto ko lang makorek na nung tumawag ang Gokongwei sa kanila, tumawag si Bongo sa akin galing sa Office of the President. Inaasahan niyo po ba na marami pa kang mga allegation laban sa inyo na maglalabasan? Ang dali naman gumawa. Kahit araw-araw gumawa tayo ng allegation, madali, di ba? It's very easy to fabricate allegations. Ang problema, paano mo lalagyan ng ebidensya? Di ba, kung ikaw ang nag-aligar, sabi sa Alibisayan, ikaw ang nag-akusa, nasa iyo yung burden of proof. Ikaw rin yung magpuprueba sa mga allegation mo. Nakausap na rin bakit po ba? Nakausap na rin po ba ninyo yung inyong mga anak na naharap din sa reklamo, Congressman? Naman, oo. Kawawa nga yung anak ko eh. Yung isa doon, ano lang yun eh. Mekaniko lang yun, sabay sasama nila. Wala namang kinalaman sa politika yun. Anyway, dapat ang paglaanan nila ng pansin, yung mga hindi hearsay, yung sinabi ni Colleen Pipino, yung asawa ni Rex Cornelio, yun, obvious yun, may video pa. Sasakyan pa ng gobyerno yung ginamit pagpatay ng asawa niya. Ba't hindi pinaglaanan ng
mahabang oras yun. Mm-hmm. Sabay, pulis pa yung, di ba, yung mga suspect, madaling ipatawag. Bakit hindi pinaglaanan ng pansin yon? Congressman, tinatanggi nyo na may kinalaman kayo sa pagpatay kay Degamo. Bakit kayo po kaya ang tinuturong mastermind sa krimen? Ang nakita ko, ako kasi ang pinakamadaling, ano tawag dyan, pinakamadaling scapegoat or pinakamadaling, there's a term for that eh, most convenient excuse, something like that. Di ba? Mm. Oh, dahil meron naman tayong konting kakayahan sa, meron naman tayong konting pera, so, isipin nila kaagad, ako sabay kalaban, galaban pa kami sa politika, pero hindi naman ako yung kalaban niya sa eleksyon. Eh. Mm-hmm. Ako yung pinaka-convenient na scapegoat. Kayo diba? Po, so, congressman po kayo sa inyong distrito, marami po kayong, of course, mga informants na nasa loob. Kung kayo po tatanungin, sino kaya ang mastermind dito? Ganito, hindi ako pwede mag, ano kung sino mastermind, dapat imbestigahan lahat. Wala po kayong duda kung sino? Hindi naman sa walang duda. But again, ayokong magturo ng walang proper investigation. Pero dapat, alam mo, kahit kapamilya, asawa, dapat sa lahat ng investigasyon kasama yan eh. Hmm. There's a term, legal term for that eh. Ako lang, dapat imbestigahan lahat. Yung mga pulis na hindi sumipot, bakit walang investigasyon doon? Yung mga militar na sobrang lapit ng ano tawag dito ng detachment nila, bakit walang nagresponde, bakit hindi inimbestigahan yon? Mm-hmm. Hanggang ngayon nga hindi pa lumalabas yung mga ngalan ng pulis na hindi sumipot, di ba? Mm-hmm. Of course, yung mga sinasabi niyo po lalabas lahat yan kapag gumulong na itong pagdinig sa korte. Pero again, last question po, Congressman Teves. Kailan po kayo magpapakita at paano nyo madedetermine na safe na kayo para magpakita at to be under the jurisdiction of the court kapag nasampahan na kayo ng kaso? De, ganito nga, unang-una ipakita nila yung fairness. Diba? First, pinapareview yung mga past kong cast, yung mga past na kaso, hindi pala sa akin. Pinapareview nila yung mga past na kaso, gusto nila akong isama. Bakit walang nagpa-review ng kaso ng anak ni Boying Remulla na parang bula lang nawala yung kaso? Wala man lang mag-shot, wala man lang balita. Next, kung makita ko na inibisigahan na lahat, di ba? Hindi ba lang inibisigahan yung ano eh? Mm-hmm. Yung lahat. Okay. Yung kapamilya, yung mga pulis, yung... Alam nyo, kung makita nyo lang yung mga video, magugulat kayo. Mm-hmm. Sige po. Well, for context, for clarification din po, kinover po namin yung kaso nitong anak ni Justice Secretary Remulla extensively dito po sa GMA 7. May mugshot kayo? Well, wala pong mugshot kasi hindi po nilabas. Pero yung coverage mag-shot? Po, nando doon yung coverage po namin. Anyway. Yun nga ang tanong ko, bakit mm-hmm. walang mugshot? Di ba lahat may mugshot? Yun, wala talaga tayong nakita na mugshot. Bakit ganun? Fair ba yun sa Filipino people? Mm-hmm. Tanungin natin ang netizens, tanungin natin ang ating mga kababayan. Fair okay. ba yun? Anak ng Justice Secretary, walang mugshot? Well, bilang dating police reporter po, talagang medyo iba-iba kasi yung kaso nila. Merong iba na may mugshot, merong iba na hindi nilalabas. Pero policy po, I understand, dun sa huling pagkakaalam ko, policy nila hindi maglabas ng mugshot. Pero naglalabas sila ng mugshot pag sila yung, sila na, yung freely naglalabas ng mga ito. Hindi ba kayo nagtaka bakit ang bilis na ano? Doon ko nakikita yung walang fairness eh. Anyway, sige po. Pag sa kanila, ang bilis mawala yung kaso. Mm-hmm. Pag good. Ibang tao na konbinyente sa kanila na ituro, kahit wala pang ebidensya ituturo. Na, again, ito yung panawagan ko. Okay. Ngayon pa lang nalaman ko na tinutumbok na pala talaga nila ako na ako talaga hanggang dyan sa mga taas na, mga matataas na opisyal. Mga boss, wag naman sana. Kawawa naman pamilya ko. Gagawin okay. niyo akong sacrificial lamb para sa kapakanan ng sino man dyan. Wag okay. naman. Sige wag po. Naman. Abangan po namin yung inyong paglabas at pagsagot ng mga tanong na ito sa korte. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Arnolfo Teves Jr. Thank you very much. Thank you very much, sir. Salamat po.
sinusubukan namin kunin ang panig ng ilang personalidad na nabanggit ni Congressman Arne Teves sa aming panayam. Sa malaking pangarap ng mag-ama na buo ang isang munting bahay sa Batangas City na bagong dinarayo ngayon. Pasyal po tayo mga kapuso sa mainit na balitang hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Tag-init na at long weekend na naman. Bukod sa beach, ano pa ba ang pwedeng puntahan? Para sa mga adventurous at mahilig mag-hiking, suwak ang Mount Banoy sa Batangas. Binuksan na rin doon ang unang Hobbit House sa lungsod. Dalawang buwan daw itong ginawa ng mag-amang Delica. Para mapaganda namin yung lupa ng aming mga ninuno. Itong Mount Banoy, ito ay laging dinadayo ng mga tao. Itong Hobbit House na ginawa namin, ay bali ito ay ginawa namin noon na permanent shelter. Dahil ito ay gagawing halamanan. Eh ngayon, yung sa tulong ng aking anak, hindi natin pagandahin yung lugar para may mabago naman makita ang mga tao. Pangarap pala ng aking ama na magkaroon dito ng rest house o tambayan. Nakakatuwa naman at natapos namin ng maganda tsaka maraming natutuwa na mga bisita rin galing iba't ibang lugar. Ang ilang turista namamangha sa kanilang nakita kaya may mga nag-selfie pa. Since first time ko dito sa Batangas, isang ano sa akin to, parang isang regalo sa akin ng na-assignan kong pare ngayon. Malaki yung impact sa akin. Pinuntahan namin para malibot ko tong Batangas. Pagpasok sa loob ng Hobbit House, bubungad ang four-seater sofa, isang mini table at single-sized bed. Sa ngayon, for picture-taking pa lang ito at hindi pa pwedeng upahan. Pwede ring maglagay ng love locks ang mga magkakaibigan o magkasintahan na maaari nilang balikan sa susunod nilang pagbisita. Meron pang picnic area. Palaala ko lang sa mga bibisita, ay di pangalagaan din nila ang kalikasan. Welcome sila. Welcome sila na panoodin ang aming ginawang Hobbit House. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, may solar eclipse po na nangyayari ngayon. Kuha po tayo ng detalye mula sa PAGASA Astronomical Observatory sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa mga minutong ito nga ay unti-unti nang nakikita yung partial solar eclipse sa ating bansa. Kaya naman abalang-abala ngayon itong mga tagapag-asa dito nga sa UP Observatory para nga silipin ano, yung nangyayaring nga partial solar eclipse. At ayon kay Mario Raimundo, Hepe ng Astronomical Observation Time Service Unit ng PAGASA, bandang 11:44 a.m. kani-kanina lamang, nagsimulang dumikit ang anino ng buwan sa araw. Sa peak ng eclipse, bandang 12:54 p.m. mamaya, tinatayang nasa higit 23% ang partial solar eclipse na makikita sa Maynila. Depende sa lokasyon ng bansa, ang obscurity ng makikita nga na eclipse, mas maliit ito sa bandang norte. Kaya sa Liwag, Ilocos Norte ay nasa higit 14% lamang ang eclipse. Sa katibugang bahagi ng bansa ay mas lumalaki ang eclipse. Paalala lang ng mga sa mga kapuso nating balak sumilip sa araw. Delikado po sa ating mga mata ang direktang pagtingin sa araw. Payo ng PAGASA, magsuot ng Mylar Film Eclipse Glasses. Panoorin ng eclipse gamit ang tools gaya ng pinhole cameras o specialized telescope na gawa ng Lant o Coronado. Hindi pwede ang karaniwang teleskopyo o binoculars na walang solar filter. Huwag tingnan ng araw, gamit lamang ang mga mata. Huwag gumamit ng camera film o negatives sa pagtingin ng araw. Huwag tumingin sa araw, gamit ang transparent wrappers at huwag ding obserbahan ang eclipse sa pamamagitan ng refleksyon ng araw sa salamin, CD o kahit sa tubig. Koni, sa mga sandaling ito, no, hindi lamang yung mga tagapag-asa yung narito. May mga nakikita tayo na mga estudyante, mayroon ding mga banyaga. Mayroon tayong isang Haponesa na nakita dito na talagang gusto raw niyang masaksihan nga itong nagaganap na solar eclipse. At ang paalala nga natin, Koni, no, ganito yung mga Mylar film ano, na pwede natin gamitin para mas matingnan natin ano, itong nangyayaring eclipse. Pero ang paalala ng mga tagapag-asa, dapat huwag lalagpas sa 3 minuto yung continue sa pagtingin gamit ito dahil delikado pa rin kung talagang panay-panay yung pagtingin doon sa nanggaganap nga na solar eclipse. So yan muna ang latest mula rito sa UP Observatory. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Sa halagang 70 pesos kada kilo, mabibili ang asukal sa mga Kadiwa store. Ang mga yan galing sa mga nasabat na smuggled sugar. Tinanong namin ng netizens kung ano ang komento nila rito. Ayon kay Norvin Luan, dapat 50 pesos kada kilo ang presyo dahil kumpiskado naman ito.
Sagot ni Gerald Casido, mas pababaan pa ang presyo para maubos agad para raw ma-prioritize sa mga asukal na dumaan sa tamang proseso. Hindi naman daw payag si Ana Anyonuevo, talo raw kasi rito ang mga magsasaka. Si Grace Diaz naman, namamahalan pa sa presyo. Dapat daw ibigay na lang ito sa mga nangangailangan tulad ng mga nasulugan at sa mga taong walang pambili. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM sa Facebook page ng Balitang Hali. Mga kapuso, iwasang maki-charge sa mga charging stations sa malls, terminals at iba pang pampublikong lugar para hindi humaging biktima ng tinatawag na juice jacking. Ayon sa tech expert na si Art Samaniego, nangyayari po ito gamit ang isang hacking device na ikinakabit ng hacker sa public USB ports. Kapag naikabit na ang device sa USB port, doon na raw posibleng lagyan ng malware ang inyong gadgets. Pwede ring makuha ang ilang mahalagang impormasyon tulad halimbawa ng bank account details. Payo ng tech experts para huwag maging biktima, maki-charge lamang sa mga mapagkakatiwalaang establishmento. Suriin din muna ang USB ports kung tampered o kahina-hinala ang itsura nito. At para siguraduhing ligtas, gumamit na lamang ng sariling charger at power bank imbis na maki-charge sa pampublikong charging stations. Nagtagisan ng galing ang mga estudyante sa Lawag, Ilocos Norte sa pagluluto ng iba't ibang putahe na may bagoong. May pokpoklo salad with bagoong sa sweet chili and calamansi dressing, umok with nipugot, bird's nest inspired na pansit, at ang native Ilocano salad roll with bagoong vinaigrette. Ang kompetisyon ay bahagi ng hapag na pamana na inilunsad ng National Commission for Culture and the Arts at layo nila, maging ng City Tourism Office na mismo mga kabataan ang magpalaganap sa mayamang kultura ng mga Pinoy. Nito pong Marso, ibinalita po namin ang mga lolang nag-soccer tournament sa South Africa. Ngayon naman, eto naman ang mga soccer lola sa Japan. Aba, lahat po sila ay lampas 80 years old na, oh. At bago naman maglaro, ay nag-stretching muna sila. Tapos, game na sa pagalingan ng soccer skills. Dati pa sinimulan ang liga na ito sa Japan, pero ngayon lamang sila dumami ng hanggang 18 teams. Ang ilan po sa kanila, ilang dekada nang naglalaro ng soccer. Hindi lang ito nagsisilbing exercise sina Lolo, ito rin daw ang kanilang paraan para magkaroon ng mga bagong kaibigan. At naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.